Kubo na nasa balkonahe ng isang bahay sa Batangas City na sunog. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Pasado alas 8 ng umaga kahapon, binulabog ng naglalagablab na apoy ang mga residente sa Purok 2, Sitio Green Hills, Barangay Sampaga, Batangas City matapos masunog ang isang kubo sa ibabaw ng balkonahe na pagmamayari ni Melody Lopez. Natupok ang kubo na nagsisilbing pahingahan at tambakan ng mga gamit ni na Melody. Sa imbestigasyon ng BFP, faulty electrical wiring ang tinitingnang dahilan ng pagsiklab ng apoy. Yung ilaw ng kanilang balkonahe. Kasi nung sinilip ko po yung wirings nila is meron po tayong nakita na loose connections. So dahil po doon nagkaroon po ng overheating. Then dahil po sa nagmelt po yung kanyang plastic case, nadamay po yung nipahat. At dahil gawa sa light materials ang kubo, mabilis kumalat ang apoy. Bahagyaring nahagip ng apoy ang bubong ng mismong bahay ni na Melody. Tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang may-ari ng bahay, ngunit ayon sa kanya, matagal na raw sadyang pundido ang mga ilaw. Pasalamat na lang daw siya na walang nasugatan o namatay sa insidente. Nasa 200,000 pesos ang halaga ng danyo sa sunog. Sa tala ng BFP, ito ang kauna-unahang insidente ng residential fire sa lungsod ngayong buwan. Paalala nila sa publiko, is make sure po na ma-maintain po natin yung lagi po natin ina-advise is yung proper and good housekeeping po. Kasi yung fire incident po kasi hindi po yan nagmumula sa dahil lang sa nag-ingat, kundi yung pag-maintain po natin yung proper and good housekeeping. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.